napakaganda ng araw, napakaganda ng ating panahon ngayon. Sapagkat ito'y ligtas na hindi panahon ng Kastila ay napakagulo talaga. Hindi ba, Julia, aking mahal? Tama ba ako? Ay, nako, sinabi mo pa. Hindi ko nga akalain, tenyo nga tayo ay magkakatuluyan. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Salamat. Oh, kaya naman, samahan nyo kami para balikan ang alaala sa panahon ng Kastila na napakagulo at ang tradisyon ng pakikialam ng magulang sa kanyang iniibig. Pero tandaan, may tamang panahon para sa paghahanap ng pagmamahal. Mag-aral muna mga anak, ha? Sige, simulan natin. Ay, yung nandito ka pala. Para sa akin ba yung binuburda mo? Ah, hindi. ANF. Ibig sabihin, among na praile. Para sa pari ng simbahan to, no? Ah, akala ko Antonio Narciso Flores. Kala ko ako yung laman ng puso mo. Siyempre, ikaw ang laman ng puso ko. Ang natatanging Antonio Narciso Flores ng aking puso, ng aking habang buhay. Binibiro lang naman kita eh. Pasensya na. Di ko kasi ilang na nagbibiro ka. Mahal na mahal kasi talaga kita, alam mo yan, di ba? At handa kitang iharap sa anumang dambana. Mahal na mahal din kita, tenyong ko. Tenyong! 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 Alam mo ba? Ano ba yun? Sabihin mo na! Puro ka, Tenyong! Ano ba nangyari? Tatay mo kinuha ng mga gwardiya sibil sa pag-aakalang siya ay rebelde! Ah! Itay! Anong ginawa nila sa'yo, Tay? Anong ginawa sila mga gwardiya sibil, Itay? Ng mga praile, ba't ginaganito nila tayo? Kapitana Putin? Ano kaya ang mangyayari kay Kapitan Inko? Ipinapangako ko. Babalikan ko sila. Ipaghihiganti kita, Itay. Ama ko, pasawarin niyo ako. Pero babalik ako. Ipaghihiganti kita sa lahat ng kapihang na pinaranas nila sa atin. Ang mga Gwardiya Sibil, ang mga Kastila, lahat sila mananagot sila sa atin. Julia, mahal ko, maraming salamat at nauunawaan mo ko at sumali ko sa mga rebelding ito. Ginawa ko lang ito para sa atin, para sa iyo. Gusto kong maging maayos sa maging kinabukasan ng ating bayan. Humanda kayo. Humanda kayong lahat. Alam mo ba anak, masayang masaya ako. Kasi si Miguel, naku, gusto ko siya para sa'yo. Gusto kong makasal kayo sa lalong madaling panahon. Humanda ka na. Si Miguel po, ina, yung anak po ni Mang Tadeo. Si Mang Tadeo na parang may gusto sa inyo. Pero, inay, si Tenyong po naman ang puso ko. Pero wala kang magagawa, anak. Ay, nakatadhana na yan. Mas maganda ang buhay mo kay Miguel kaysa yan kay Tenyong-Tenyong na yan, no? Maghanda ka na. Ay, wala lang pang merienda sa bahay yun, kaya pupunta. Ha, Papa, siya nga pala yung nanay ni Julia. Si Aling Juana. Oh, magandang araw. Ako nga pala si Don Tadeo. Anak ko si Miguel. Julia, kinagagalang ko kayo makilala ng iyong magandang ina. Ay nako Miguel, itong tatay mo talaga. Nagsasabi ng totoo. Habi ka na. Kumain na muna tayo para pag-usapan natin ang kasal nitong dalawa. Alam, kilig na kilig yung nanay ko. Magandang araw po, among Padre Teban. Magandang araw po. Ah, Juana, napakaganda ng iyong anak na si Julia. At ikaw naman, Tadeo. Magaling pumili ng mapapangasawa itong iyong anak na si Miguel. Nais ko lang ipaalala sa inyong lahat, lalo na kayong mga kabataan. Naiyo kung matulad kayo sa mga Indio na yan. Na nakapag-aral lamang ay nakasikala mo kung sino na. Hindi na marunong magsimba. Ang dapat dyan ay patayin sa paluyang mga yan at parusahan ng Panginoon sa langit.
Oh, ito nga pala yung ano, liham sa'yo ni Julia. Eh, mukhang ikakasal na siya. Kaya sana may magawa ka para sa kanya. Maraming salamat nga pala dito sa liham na to. Pakisabi sa kanya, kaya hindi natuloy ang pagsagot ko ng mga liham. Dahil nagkataon, nasunod-sunod ang pagsugod namin laban sa mga Kastilang ito at sa mga pang-abuso mga Gwardiya Sibil. Kaya hayaan mo, darating ako sa mismong kasal niya. Ililigtas ko siya, pangako yan. Tenyong, nasaan ka na ba, Tenyong? Akala ko ba darating ka sa araw ng aking kasal para iligtas ako? Hindi ko mahal si Miguel. Ngayon tayo'y nasa harap na ng dambana. Simula na natin ang inaabangang kasal ni Julia at Miguel. Oh, Julia, let's get it on. Kasalan na. Huh? Asa ka pa, no? Itigil ang kasal! Julia... mahal na padre. Patawarin niyo po ako. Julia, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala sa mundo kung hindi kita pakakasalan. Julia, mahal na mahal kita. Julia ko. Tenyong, dumating ka. Anong nangyari sa'yo? Julia, sumabog yung pimples ko. Natural. Sugatan ako. Nakipaglaban ako. Alang-alang sa pag-ibig ko sa'yo. Sa ating mga kababayan. Mahal na padre, parang awa niyo na po. Gayong nalalapit na rin ang pagkawala ko sa mundong ito. Hinihiling ko po sa inyo. Gayon din sa iyo, Miguel, na ako'y mapakasal kay Julia bago man lang ko pumanaw. At natitiyak ko naman sa aking pagpanaw ay mapapasayo na siya. Mahal na padre, nagmamakaawa po ako. Pwede po ba yun, mahal na padre? Payagan niyo na po ang kahilingan ng isang mamamatay. Parang awa niyo na po. Kung iyan ang kahilingan ng isang yayaon ay ating pagbibigyan, kayo ay aking ikakasal sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kayo ay pinagbuklod na sa ngalan ng ating Panginoon. Julia, Atenyong, kayo ay ganap ng mag-asawa. Oh yes! Tagumpay ang plano ko, Julia, para iligtas ka. Oh, maniwala ka ba? Yes! Siyempre, masayang-masaya ako. Akala ko hindi ka darating. Maraming salamat, Tenyong. Tungtot ka sa pangako. Ang saya ko. Paano nangyari yun? Mamamatay na yan dapat eh. Dapat ako yung may susunod na kakasal. Makiusap ka lang! Susubok kita sa nanay ko, sa tatay ko! Wala akong sugat! Wala tayong sugat sa mga puso natin! La 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 la! Huwag mong kakalimutan ha, na ang walang sugat ay isinulat ni Severino Reyes
o tinaalias o meron siyang sagisig pandot na Lola Basang o ama ng sarswelang Tagalog. Siya yan. Ngayon, ang sarswela ay pinagsamang dula, tula, at awit. O, diba? Napakadaling tandaan. Yan ang paraan ng pagtatangkal niya noon. At bakit naman daw tinawag na pinamagatang walang sugat? Kasi wala talagang sugat si Tenyong. Nagpanggap lang siya at ang pangalawa, walang sugat ang puso nilang magkasintahan dahil sila ang nagkatuluyan. No, sige na, naalam na sa inyo, ikaw magpaalam ka rin. Bye-bye. Bye-bye. Paalam.